Good morning po sa ating lahat mga kapatid. So may gagawin na naman tayong TV. Ang brand nito ay Philips na 32 inches na LED TV. Ang problema daw nito mga bro ay walang picture. So plug in natin, alamin natin kung tama ba yung sinabi ng mayari. Baka backlight lang daw ang sira. So yun, umilaw na yun. Uy, yun ang sinasabi ko yan. Buhay ang backlight nito mga bro. So ang problema nito ay sa screen. Walang problema yung backlight nito dahil pag kinatok natin, ano, kikita natin yung liwanag. Ibig sabihin ang backlight nito ay buhay. So ito ang unang project natin sa umagang ito mga bro. Philips ang brand na 32 inches na LED TV. So try nating upirahin ito. Sana magawa natin tong Philips na ito. Sana mabuhay naman ang swerte ito mga bro. So bubuksan na lang natin. Alamin natin kung anong dahilan bakit walang picture. So sa paganyang mga trouble, share ko lang po sa ating mga mahal na mga kababayan at saka sa mga baguhang nag-aaral pagka electronic technician mga bro. So sa screen talaga ang problema niyan. At sana magawa natin ang paraan ito. So buksan na lang natin mga bro para magkaalaman. Ito pala yung model number ng ating ginagawa na Philips mga bro. Basahin ko lang. Model number 32 PHA4100/98. Yan ang model niya mga bro. Yan, Philips. Yan, made in China mga bro. So bubuksan ko lang mga bro. So update na lang mamaya. Alamin natin kung magawa natin itong TV na ito. Sentro lang natin para makitang kita. Tingnan ko kung kita ba ako dyan. Sabay ka dun eh. Hinahanap pa yung ano ko ah. Tutok lang natin mga bro. Para sigurado. Buksan na natin mga bro. Kasi maalit pa. Yun. So bulukin muna natin. Medyo kapos pala yun na yun. So nabuksan na natin mga bro. So visual check muna tayo sa ating board. Wala naman tayo nakitang lumubong kapasitor. So ito ang top board na ginamit niya. So may pag-asa ito. At wala pa namang opera siya.
tayo palang unang uupira nitong top cord na ito. Ito ang kadalasan top cord na ginamit ng mga China na TV. So check na lang natin mga bro, titingnan ko kung may voltaheng, pero sigurado ako pag ganitong trouble, walang BGH, saka BGL lang voltaheng nito mga bro, kaya walang picture. Kaya titris natin at check muna natin mga bro kung may shorted pa dito sa ating top cord bago tayo mag-opera. Tapos linisin muna natin dahil medyo marami yung alikabok. Medyo matagal na yata na yung stock ito. So update na lang ulit mamaya mga bro, titingnan muna natin. Check muna yung mga SMD capacitor dyan kung may shorted pa tayo makikita. Sana mayroon para hindi na tayo mahirapan mag-opera. So update na lang ulit mamaya mga bro. At tuloy natin mga bro, na-check na natin yung mga SMD capacitor lahat dyan sa ating top board. Ginamit natin yung ating analog na tester na Alexan na nabili natin naman sa murang halaga. So wala tayong nakitang shorted sa ating top board mga bro na SMD capacitor. Inisa-isa ko na halos lahat yan. So ngayon sukatan natin yung BGH voltage niya kung wala, pero sigurado ko lang na wala, siguradong wala yan, pero share ko lang, pakita ko lang to sa ating mga ano, para sa mga baguhang nag-aaral pagka electronic technician. So yan, plug in natin mga bro. Yan, umilaw na siya. Hintayin natin umilaw yung backlight. Yan, nakita natin yung backlight mga bro, may ilaw na siya. So check muna, unahin muna natin pag-check yung supply ng top board natin na 12 volts kung present dito sa fuse na ito. So naka-ground na tayo. Yan. So mayroon 13 volts pa nga mga bro. 13 or 12, pwede na yan siya. Yan. So ito ang BGH mga bro. Steerin natin to. Itong dot na ito, share ko lang to sa mga baguhan. Sa mga master natin dyan, kabisado na nila ito. Senior lang natin to para sa mga baguhang nag-aaral pagka electronic technician, kahit pa paano mayroon tayong may kunting kaalaman na maibahagi sa kanila. So dito sa bone na tinatawag, ito yung BGH. So dapat mayroon tong 30 volts, yun ang normal voltage nito, minsan 28. Sukatan natin mga bro. Yan, oh, makikita natin sa tester 0.1 lang. So wala siyang BGH voltage. So sa ganitong trouble, mag-try tayong mag-cut ng CKB signals kung saan siya nagluloko mga bro. So isa-isahin muna natin mga bro. So update ko na lang kayo ulit. Titingnan natin kung mapalabas natin yung BGH voltage para magkaroon siya ng picture. Lahat ng mga TV, pag walang BGH saka BGL voltage, wala talagang picture na lalabas dyan. So update na lang ulit mamaya mga bro. Try ko lang, interest ko lang kung saan banda yung may problema na top board. Top board sa CKB signal. Saan banda siya nagluloko, sa left ba or sa right? Tuloy natin mga bro. So dito tayo nag-umpisa sa right channel. Right channel, parang amplifier tuloy. Sa right side mga bro ng kanyang top board, doon tayo nag-umpisang nag-cut dahil diyan kadalasan talaga medyo marami na rin ako na-opera na ganitong model. My friend! Ngayon, yung panglima na kita niyo mga dot dito mga bro, ito yung CKB signal sa right side. So kadalasan talaga naging problema diyan yung panglima. Simula dito, kung bibilangin natin yung panglima mga bro, ito yun oh. Ito yung kinat natin mga bro. Toto ko lang, medyo napakaliit lang kasi talaga. Mas maganda pa rito pag sa cellphone, medyo malaki-laki konti. So kinat natin yan mga bro, yung signal na to, yung panglima. Kasi yan ang kadalasan talaga na sasalubong ko sa mga ganitong trouble. Kaya share ko lang po sa mga baguhan para kahit paano at least mayroon tayong ano, mayroon na silang idea no. So try natin i-plug in, titingnan natin kung magkaroon, lalabas na ba yung voltage na BGH. Pag may lumabas na BGH voltage dyan na 30 volts, ma-normal na yung picture niyan. So plug in natin. Yan, antay natin lumiwanag yung kanyang backlight. Yan, umilaw na yung backlight niya no? So tumbukin na natin yung bone or BGH voltage. Ito yun mga bro. So yan,
Itin natin tester mga bro. Mayroon ng 30.7. So normal na yung BGH natin. So yung BGL niya normal na rin. So silipin natin yung picture. Kung may picture na ba. At sana mayroon na. Para mayroon na tayong pambigas-bigas mga bro. Puro bigas na lang. May konting ulam din naman. Patawa lang tayo minsan mga bro. Dahil medyo higher pag seryoso palagi. Silipin natin yung picture. Ayun, may picture na. Ayun lang, mayroon pang kunting guhit-guhit ah. Yun oh, may tumatakbong guhit-guhit na yan. Dapat wala yan. So lalagyan mo natin ng signal mga bro. Tingnan ko kung buo ba yung picture na may guhit. Para subukan natin operahin pa yung ibang signal. May guhit-guhit, dapat wala yan. Medyo malala pa pala ang tama nito. So try lang nating anuhin pa. Titingnan ko yung ano ha. Lagyan natin ng signal mga bro. At tuloy natin mga kapatid. So nung sa isa pa lang yung ano, share ko lang ko ha, sa mga baguhan lang ha. Maglayin sa mga master natin dyan. Mga master, shout out sa atin lahat, sa inyo lahat. So sa nung una, yung unang kinat natin yung panglima. So nakita natin yung picture, medyo guhit-guhit talaga. Nakikita, mas parang may papel na guhit-guhit mga bro no. So inisa-isa ko to hanggang halos maubos na natin yung CKB signal. Toto ko lang. Ay nag-vlog na naman. Yan, halos pinutol ko na halos lahat yung dito na portion mga bro. Doon sa luha nawala yung kanyang pinaka hairlines kung tawagin. Kaya yan, anim na yung pinutol ko dyan mga bro. Doon siya kuminis, wala na yung guhit-guhit. So plug in natin para makita nyo rin. At ito paano maliwanag na ito. Pen lang natin. Ayan, nakita natin mga bro, yung Philips na nakasulat. Wala na siyang guhit-guhit katulad kanina na parang may papel na guhit-guhit ang papel mga bro. Yan o, malinaw na siya. So i-fix lang natin para mapanora listing natin na maayos. Para makita natin yung kabuuan ng picture niya. Kanina kitang kita yung guhit talaga na malalaki. Ngayon makinis na siya mga bro. Ayan. Salamat sa Diyos at nagsaksis yung ating operasyon sa TV na ito mga bro. Ayos lang natin mga bro para ma-final testing na natin. Para magkaalaman. Yung isang DVD kasi ginamit ko nito, wala palang bala yun. Picture lang naman tinina natin. So, ayos lang natin mga bro. Para matesting natin na maayos. So, ito na mga bro. Itong ating ginagawa na Philips na LED TV na 32 inches. So, final testing na natin mga bro. So, plug in natin. Yan, pasensya na pala mga bro. Medyo maingay kasi may gumagawa ito sa katapat ko. Magawa ng bahay mga bro. Yun, nagbabarina. So, yan. Kitang-kita na natin si Philips mga bro. Makinis na siya. Ayan. Wala mo ng bala ito mga bro kasi naglinis ako dito sa shop dahil medyo puno na. Bawas muna tayo dahil hindi tayo makaporma na maayos. Eh, yung DVD ko nasa ilalim pala. Iba na ilaliman ko yung isang may ano po. Yan, kitang kita natin mga bro, napakalinaw na. Ayos na mga bro. Para music yung ating DVD pala na ilagay dyan. Yan, napakalinaw na mga bro. Share ko lang to, nag-release muna tayo sa shop mga bro dahil punong-puno na. Bawas muna tayo ng mga dapat bawasin para medyo lumuwag-luwag. So maraming salamat mga bro sa inyong panonood palagi sa ating upload na video. Magandang tanghali po sa ating lahat para hindi na gano'ng umaba ang ating video. Kasi maglilinis ba ako nga mga bro, magbawas ba ako ng mga snack. Para makaporma tayo, para maglalagay tayo ng magandang kamera. Dito kasi medyo tagilid-tagilid na tayo, halos dito sa labas na tayo gumagawa. So maraming salamat mga bro.